morning po. O magandang araw po sa atin lahat mga idol. So ngayon, may panibagong project na po tayo sa NMAX natin. Hindi po yan XMAX ha. NMAX lang. So, ngayon, kakabit tayo ng panibagong air horn or compact horn na medyo malalaki at saka malalakas. Gawa ng yung stock horn niya sobrang hina at saka hindi pinapansin ng ibang sasakyan. So, kailangan natin medyo malaking air horn para every time na mag-overtake tayo or mag-change lane man or ano man, mapapansin agad tayo ng mga naka-four wheels. Kasi, delikado po tayong naka-two wheels. Kailangan defensive driver tayo. Ngayon, ikakabit natin yung air horn. Ito. Compact air horn. Yun. Actually, first time kong gumamit ng ganito na air horn type siya. Sabi raw, malakas tsaka magandang performance. Ngayon, may kasama siyang relay tsaka socket. So, sa kalidad ng relay tsaka may ganito, ang ibig sabihin po na ganito, para naka-jumper is, aandar po yung horn pag sakaling ano, aandar po mismo ang horn pag kahit nakapatay yung makina. So, hindi ako kumbinsado sa ganitong klaseng bagay. Kumuha ako ng medyo kalidad. Kaila yung tatak, yan. Tsaka heavy duty na mga wire. So, itong horn na po, dito po natin lalagay sa NMAX. So, ang unang gagawin natin, babakasin po natin yung cover. Gawa ng magre-rewire tayo sa ano, sa horn. Babakasin ko muna mga idol ha. So may ginawa na tayong ano, parang eyelet. Kukonekta natin sa pinaka battery. So ngayon mga idol, kakabit natin yung wire, dalawa, positive tsaka sa negative. So, tatandaan lang po natin kung anong kulay ng negative or positive. So, ito na mga idol ha, nakapagpas na yung cover, tapos kakabit na natin yung wire. Yung horn po, kinabit po natin, dito na po lang tingnan ang video, gawa na medyo matagal lang pagkabit mo. So, yan. Ito na. Itong blue tsaka may red is positive. Tapos yung kulay verde is negative. Tapasin natin. Kailangan lang po natin idol, ang kinuha kong wire is auto wire number 18. 3 meters po bawat kulay. So may sobrang 1 meter. So ang eksaktong wire lang po from baterya to horn is 2 meters lang po. So 2 meters na berde, 2 meters na blue or saka may green. Yan mga idol, nakakabit na po yung dalawang wire sa positive tsaka sa negative. Now, ang gagawin natin ngayon, itong wire na to, papuntang dun papunta mismo sa may horn. Ano na, thread? Itong birding wire naman po, bali papunta po doon sa ano, sa pinaka connector ng horn. Dadaan lang po natin sa chassis, tapago natin yung ID para kahit ano ba, hindi masabi kung
maglilinis tayo ng mga to. Susukatin lang po natin yung pinaka-wire na sakto lang po sa relay. Puputulin po natin yung mga excess wire. Ang una po natin gagawin, hahanapin na po natin yung may number 20 sa relay. Sa socket ng nabili ko, kulay white po yung may number 20. So yung may number 20, kakabit natin sa linyang battery, yung positive, blue tsaka red. Yan po yung positive, yung may blue tsaka red. So babalat na po natin para kakabit na sa pinaka number 20 na color white sa may socket po, mga idol. So make sure yung pagkabit po natin ganito. Para kahit paano po, hindi bastang matanggal. Mga idol, take note ha. Hindi po lahat ng socket is the same yung kulay ng mga wirings. It doesn't matter po kulay ng mga wire natin, mga idol, sa socket. Doon tayo mismo magbabase sa numero nakalagay sa relay. Idol, itong kulay red po na wire, kakabit po natin doon sa linyang original na wirings ng horn sa motor. Kahit saan po, anong kulay, kakabit po natin doon. Ayan mga idol, ha. Tatanggalin ko lang po yung lumang tawag nito, relay, kasi walang kwenta eh. So wag kayong matakot mga idol pag kinabit nyo yung kulay pula na wire papunta sa linyang horn. Di bali po magbaliktad, walang problema po yun, hindi po magkakaroon ng short circuit. Na po, nakakabit na po yung kulay pula sa linyang horn na galing mismo sa motor. Tape na po yung kulay pula doon sa linyang horn. Next steps po yung kulay dilaw na naman. Kulay dilaw na naman po, yun yung number 85 doon sa relay mismo. Kumbaga sa harap ng kulay pula. Papunta naman sa isang wire ng linya ng pinaka-horn na galing sa motor. So, kakabit din po natin. Ayan. Pag kayo matakot idol ha, po at ulitin ko, walang problema to. Hindi po magkakaroon ng short circuit to. Ayan. Siguraduhin po natin mga idol na i-tape din po natin yung bawat kanto or bawat wire na kinakabit natin para hindi magkaroon ng short circuit kung ano man. Para iwas aberya. Dito naman po tayo sa kulay blue ng mga idol, yung sa pinaka-red. Tutulin na po natin mga idol.
Tapos i-tape po natin. Wala, hindi po kasali sa ano, sa connection na ginagawa natin. So wala problema pag puputulin natin. Make sure na tatakpan lang po natin ng electrical tape. So ngayon mga idol, gagawa po tayo ng, bibili po kayo ng ganito, yung parang pang sipit dun sa pinaka-horn. So gagawin natin, ganyan. So, ito po yung ano, ang ginagawa ko po ngayon, linyang horn. Ito mismo yung kakabit natin sa pinaka-horn. Hindi ko alam kung anong pangalan nito mga idol eh. Now, ito po yung black na wire, number 87 sa relay. Ito po yung papuntang positive sa horn. Inuulit ko mga idol ah, positive doon sa pinaka-horn natin. Idol, gumamit kayo ng front cam ng camera para madaling makita yung positive na sign tsaka negative na sign. Sakaling hirap hanapin pag nasa baba. Ayan mga idol, kung nakikita nyo, lahat ng mga wire na galing sa socket is nakatap na po. Lahat yung white, black, red, yellow, nakatap na po. So, ang hindi na lang natap natin po, yung wire na galing sa battery na negative, yung kulay verde. Tapos itong isang kulay verde na wire, galing sa battery na negative, sasalpak po natin dito sa ano, sa negative rin na socket ng horn. So lalagyan muna natin ng ganito para madali lang ikapit. So mga idol, ang idea po to hindi po galing mismo sa akin. Galing po mismo kay Lloyd Canoy ng GLP Jensen. So, dahil may mabuting puso, ibinigyan ako ng pattern kung paano ang tamang pagkabit ng horn na hindi basta-basta na lolobat or hindi basta naapektuhan yung headlight tsaka taillight natin. Mga idol, yung wire po, linya pong wire ng positive sa battery, tinanggal ko po kanina para safety purposes. So ngayon, since na tapos na yung mga wiring natin dito, nakakabit na lahat, takabit na rin natin yung positive na wire sa galing sa battery mismo. Ayan na po, kinakabit na. Testing natin mga idol kung malakas ba. Ngayon, papakita po natin yung taillight kung naglo-low beam ba every time na mag-horn tayo mga idol. So mga idol, malalaman nyo pag hindi maganda yung connection ng horn natin, every time na pipindot tayo yung pinaka-taillight, parang maglo-low beam. Sige. Ayan po, wala po kayong nakitang naglo-low beam. Low beam. So, try natin kabit yung pinaka-headlight para sa headlight naman kung apektado ba yung ano, yung ilaw ha. So, ngayon, bago natin ikabit yung headlight, fa-finalize po natin yung wiring. Pwede nating, para sigurado mga idol, i-cable tie po natin yung ano, yung socket tsaka yung pinaka relay para siguradong hindi natatanggal. After nun pwede natin kabiran ng ano, ng electrical tape. Tapos kayo na bahala kung maglinis ng wiring tsaka yung paglagay ng saktong ano, relay kung saan banda. Kaya
Ito na yung ano na nga itong bitaya na ito. Panlap. Yan mga idol, tinanggal ko po yung electrical tape na kabalot sa relay gawa ng lumuluwang. Pinalitan ko po ng cable tie para mas mahigpit. Ngayon, final test na po tayo. Hey bro.